So what's up mga ka-gadget, may gagawin na naman tayong isang unit, Samsung A750 Android 9.0 version. So nakapay na po siya. So ang gagawin po natin is tatanggalin natin yung FRP niya. So ang ano lang natin dito, ang requirements, ang material na gagamitin natin is SIM card lang na kailangan lagyan ng password at yung cellphone lang. Yun lang yung requirements, hindi nyo na kailangan ng computer. So, ang gagawin nyo po, yung SIM card, lalagyan nyo ng SIM lock. Tapos, hugutin nyo muna yung pag-click nyo po ng power button, maglalock po yan, sabay hugot po ng SIM card. Tapos, slide pa mula pa right to left, then click nyo po yung bell. Tapos, YouTube, hanapin nyo. Tapos, click nyo yung badge. Click nyo pala yung YouTube, then yung app notification, tapos general. Tapos, dito hindi kasi nakakonect ako sa wifi. Ang gagawin nyo po, connect nyo muna siya sa wifi bago nyo to i-apply. So, naka-connect na po siya. Click uli natin yung YouTube. In application, tapos Get YouTube Premium. Tapos, pagdating po kay YouTube Premium, type po natin si... So, doon itatype natin is yung... Hahanap tayo ng video na may link para makapasok tayo sa Google browser. Then, click nyo po yung link na yan. Ang ganyan. Tapos, mapoproceed tayo sa Google browser. Then, next nyo. Tapos, wag pong mag-sign. Click nyo yung sign in pero hindi dapat kayo mag-sign in yan. Tapos, type nyo frpfile.com/bypass or EPK. Ngayon, tingnan nyo na lang po sa video ko kung ano yung mga dinownload ko, then yun na lang po yung gayahin nyo. So mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel at kayo'y napadaan sa aking video, huwag mag-atubiling mag-subscribe, like, comment, and pakishare na rin po ng video para sa mga... ay para makapag-recruit pa tayo ng mga subscribers sa aking channel. So, sana tulungan nyo po akong maparami yung ating subscribers at viewers. So, yung dinownload ko rito is Google Account Manager at saka bypass, yung pang-bypass niya. FRP bypass.
So dito kasi medyo nakalimutan ko na yung pagbabypass ng gentong Simlac, kaya dito kinakapa ko pa ko ano yung dapat. Tsaka kasi naka-latest sa ano update siya ng Pi, kaya medyo naghanap ako nung exact na pwedeng gamitin sa kanya. Marami naman pwedeng gamitin dyan eh. Pag hindi gumana lahat yan, pwede kayong gumamit ng Apex Launcher, at saka yung iba pa, Technocare. So yan, ilalagin na lang natin. Bagong palit din naman ang ano niyan, ang LCD. Dito nilalagin ko yung aking Gmail account. So kaya inangat ko siya, syempre alam nyo na. So at after natin malagin yun, pwede nyo pong ipatay yung unit. Pwede nyo namang i-back lang i-back hanggang sa makarating doon sa startup. Tapos yun, i-setup nyo na po siya. Automatic na po yun, pasok na po yung Gmail na pinasok nyo. So yun na, nakapasok na yung account na nilagay ko. Automatic diretso na yun sa pinaka ano niya, home menu. So, pagdating natin sa home menu, hindi pa ho tapos yun. Kasi hindi pa naman totally tanggal yung pinaka iCloud nyo. Kumbaga, ipinatch lang natin yung panibago nating iCloud dun sa unit para makapasok tayo sa home menu. So, ang gagawin po natin dyan is pupunta tayo sa... Antayin muna natin siyang makompleto, matapos. So, yun nga po. Nag-olda na siya. So, after niya, nasa home menu na tayo. So, dito sa home menu, hindi pa ho tapos to.
So kailangan pupunta tayo sa settings, about, then open natin yung developer option, build, type nyo po ng 5 beses, then back, punta tayo sa developer option. Then, on po natin yung OEM unlock and USB debugging. Then, after nyan, hindi natin makita yung OEM unlock. So, yun na, nakita na. Tapos, yun po, automatic magpapadelete all yan. Tapos, yun, delete all nyo lang po. Automatic magbaback, magpa-factory reset na yan. So, antayin natin siya uling mabuhay para mag-setup tayo ng unit. Pwede nyo na po siyang lagyan ng panibagong account at pwede nyo na siyang magamit. So, totally wala na po yan. Eh, di wow, si yan. So, dito sa, ano, after restart po, magsa Samsung yan. Matagal po talaga yan na, na mag-initialize kasi lahat ng program yan, initialize niya pa yan. Kaya, medyo talagang minutes yan bago makarating dun sa, ano, yan, sa starting ng Android. So, dito, yung mga application naman, ini-install niya. Lahat yan. Then, after nyan, set up na. Pwede yan kahit hindi nyo na i-connect sa wifi yan. Ayan o. Nag-on na yung, pagka nag-on na yung accessibility nyan, ibig sabihin nyan, wala na, okay na yung unit. Dinig dito eh. So, yun na nga po no, mga kagadget no. Isa na namang video tutorial ang ating nagawa. Samsung A750 2019 model to. Unit na to. Na-bypass natin yung Google account niya. Siguro hanggang dito na lang po yung video ko. See you on my next video upload na kaya. Dito inoon ko na lang yung ano, yung OEM unlock. Baka naman. Yan, hindi ko na makita yung OEM unlock eh.